ang network marketing, meron dalawang klase na siya sa panahon ngayon. Ginawa ko siya ng offline, yun yung pinakamahirap stage ng network marketing. Bakit? Kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar. Pag hindi ka full-timer, maghirap na maging successful ka sa networking. Magastos po siya kasi panggas, pamasahe, papakainin pa yung prospects mo, papakapihino pa, may mga venue ka pang babayaran. Okay, that was the offline. Ang kagandahan ngayon, may tinatawag mo tayong online. Ano bang online? Ito yung pag-network marketing na napakadali kasi pwede mo na siyang gawin sa loob lang ng bahay mo. Yes, tama po. Tama po, naririnig nyo. Pwede kayong maging successful sa panahon ngayon na hindi ka na nagpapakape. Hindi ka na po nagpapakape. Hindi ka na po pupunta sa iba't ibang lugar. Hindi mo kailangan iwanan yung mga mahal mo sa buhay. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwede mong gawin ngayon ang pag-network marketing. Alam mo ba, ang tawag ko sa network marketing is economic proof. Ang economic proof, para po siyang bulletproof na hindi ka tatabla ng bala. Ang economic proof naman, pansinin mo ang isang country, pag boom na boom siya at maraming perang mga tao, puputok doon ang network marketing kasi marami kang pwedeng benta ang produkto. Pag ang isang country naman, bagsak ang ekonomiya, posibleng pumutok pa rin doon ang network marketing kasi yung mga tao naghahanap ng pagkakakitaan. In short, pwede mong i-offer yun. And true enough, napatunayan po ng network marketing na isa po siya sa pinakamagandang source of income, especially sa panahon ngayon. Kasi would you imagine, more than 90% ang mga source of income nung nagkaroon po tayo ng ECQ simula po noong March 15, marami po talagang naapektuhan. Yung sinasabi nilang fixed income na maganda maging empleyado kasi may sigurado kang sweldo, and hindi na totoong sigurado kasi ang dami pong mga empleyado na nawala din ang trabaho. 10 years na sila sa work nila, 15 years sa work nila. So isang iglap, nawala po sila ng pagkakakitaan. At ang kagandahan dito, ito po ang papatunayan ko sa inyo kasi results po talaga to. Ang tawag ko dito is pandemic results, okay? Ano po itong mga results na ito? Isahin ko po ha. Meron po dito ang isa, si Maricel Cañares, okay? Former Syria na domestic helper po siya. Ang kagandahan po, alam magkano sweldo niya? 7,000 po 8,000 pesos. Yes, you heard me right. Ang liit ng sweldo niya. Alam mo bakit? Na biktima po siya ng illegal trafficking. Nakapunta po siya ng ibang bansa na illegal po siguro yung mga papers niya, kaya ganun lang po kalit ang sweldo niya. And true enough, nung nakabalik po siya dito sa Philippines, ginawa niya po yung tinatawag ng EASY. Ito po yung ginagawa po namin, Empowered Consumerism. At ang kagandahan, yung isang buwan po niya, kumita siya ng more than 100,000 pesos. Okay, isa pa lang yan. Pangalawa, ito naman po si Ron Ryan. Ito po, kaibigan ko to, na-meet ko po to sa Europe. Isa po siyang waiter sa isang Chinese restaurant. Ang sweldo niya po, nasa 1,200 euro. Yun po ang sweldo niya. At ang kagandahan po, because of this EASY, kumita po siya ng 900 euro sa loob lang ng 4 days. Ulitin ko, si Ryan hanggang ngayon po active pa rin, nagtatrabaho pa rin po siya sa Europe, but at the same time, ginagawa niya pong sideline itong EASY. Kagandahan, yung sweldo niya ng isang buwan, halos kinita lang niya ng ilang araw. Okay? Ito naman pong pangatlo. Itong pangatlo po, si Heron. Si Heron Peralta, ang kagandahan po dito, dati po siyang seaman. Okay, napagod na po siya magbarko, ginawa niya po itong EASY, at good news, sa loob po ng isang buwan, kumita siya ng almost nasa 404,000 po ang kinita niya sa loob lang ng isang buwan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang 400,000 sweldo na po ito ng isang kapitan sa barko na medyo maganda yung klaseng barkong sinasakyan mo. Pero dito po sa Empowered Consumerism, kahit nandito ka lang sa Pilipinas, posible mo po siyang. At itong pang-apat naman po sa akin, walang iba kundi po si Mariel T. Si Mariel T po, na-meet ko po to sa Tacloban, napaka-negative po nilong batang to. Typical na bata, easy go lucky. Negative po siya, paano siya na-positive? Yung ate po niya, pinilit siyang umattend ng seminar. Sabi ng ate niya, pag hindi ka umattend ng seminar, hindi na kita bibigyan ng baon mo. In short, walang choice po yung bata, umattend. Pag attend po niya ng seminar, naintindihan niyo po yung kagandahan ng Empowered Consumerism, ginawa niya po, at good news, ngayon hindi na po siya humihingi ng pera sa ate niya, at kagandahan, kumita po siya ng nasa 100,000 sa loob lang ng isang buwan. Si Mariel po is only 22 years old. Okay? At last but not the least, hindi ko po ito pakalimutan kasi kalalabas lang po ng cheque niya. As in, kalalabas lang po kahapon kaya nakaka-inspire po ng sobra. Wala pong iba ang pangalan niya po, si Tirsha Morales. Si Tirsha Morales naman po ay dati po siyang nursing student. Hindi na po siya nag-pursue sa career niya. Ginawa niya po itong EASY. At good news po, kakiklaim lang po niya ng cheque niya ng nasa 2.2 million pesos sa loob lamang po ng ilang
isang buwan at ilang linggo. Yan po yung kinita niya. And nakaka-inspire po talaga kasi I'm sure wala pong nurse na kumikita ng million-million halos sa isang buwan. And last but not the least, kung kinento ko sa inyo yung mga results na nagkaroon po ng mga income, eto naman po mga kotse. Nakaka-inspire lang po kasi imagine mo, ulitin ko ha, pandemic results to. Kinita nila to sa panahon ng quarantine. Sa panahon ng ang mga tao hindi nakakalabas. Sa panahon na ang mga tao sabi nila wala na daw pera pero bakit may mga kumita pa rin ng ganito? Okay? Last but not the least, eto pong mga taong to. Number one po, naglabas po ng Ford Mustang 2020. Wala pong iba kundi si Rafael Vergara. Si Rafael Vergara po, dati lang po siyang conductor. Yes po, pwede nyo po siyang i-research. Isusulat ko naman po dito sa video to lahat po ng mga Facebook nila. You could directly inform sa kanila. Or kung gusto nyo po mag-join directly sa kanila, sila po yung contactin nyo. Si Rafael Vergara po, dati po siyang conductor sa Cubao. Cubao, Antipolo, kasi taga-Antipolo siya. Yun po yung ruta niya before. At pangalawa po is walang iba kundi si Brian Bibe. Si Brian Bibe naman po, tubong Bicol to. Nagtatrabaho po sa SM. Ginibap niya po yung pagtatrabaho sa SM kasi na-realize niya, sumasaykay lang daw ang buhay niya. Sangla, utang, doon lang daw siya umiikot ang buhay niya. Ginawa niya to at good news po, because of the pandemic, nagkaroon po ng results si Brian Bibi at kalalabas lang po niya ng latest na results niya, latest na kotse niya, wala pang iba kung hindi yung Camaro. Paborito-paborito niya po ang Transformer, kaya inspired po siya sa Bumblebee. Kaya yun po ang nilabas niya. And last but not the least, wala pang iba kung hindi si Joshua Serna. Ito naman po, batang-batang to, nakilala ko po to sa Cebu kasi ang friend ko po yung parents niya. And ang kagandahan dito kay Joshua kasi nung nag-join po siya at ginawa niya itong impartial journalism, ang kagandahan, 19 years old pa lang siya ngayon, kabibilil pa lang po niya ng first car niya ng Mazda. Okay, nakaka-inspire po ng sobra kasi ang bata pa niya, isipin mo, 19 years old, naglabas ng sarili niyang kotse. Kaya guys, isipin. Itong mga results nila, results to na lahat sila nasa loob ng bahay. Results sila na nagdududut-dut lang sila sa Facebook. I'm sure, ikaw na makakapanood ganito, pag nag-Facebook ka rin, nasa loob ka rin lang naman ng bahay. Kesa sumasakit pa ang ulo sa'yo ng government na ikulong ka sa loob ng bahay at gusto mong lumabas ng lumabas, para sa akin, pag-aralan mo na lang to. Pare-pareho tayo nag-Facebook, pare-pareho tayo nasa loob ng mga bahay natin. Ang pagkakaiba lang kami hanggang ngayon, tuloy-tuloy kumikita. Kaya kung ikaw ay nakakapanood nito at habang pinapanood mo yung mga kinakwento ko sa inyo at nabivisualize mo sa sarili mo na wow, gusto ko rin kumita niyan, wow, gusto ko rin magkaroon ng results na ganyan, good news para sa iyo talaga to. Kaya sa inyo pong mga makakapanood nito, kung ikaw yung wala ng trabaho, mawawala ng trabaho, nauubos na ang savings mo, isa ka sa mga OFW na galing ibang bansa na pinauwi na dito kasi wala ka ng trabaho, malay mo. Akala mo, tinatanggalan ka ng pagkakakitaan, yun pala, hinahatid ka sa mas magandang pagkakakitaan para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. Diba lagi nilang sinasabi, pag may nagsasarang pinto, malay mo. May binubuksan na ibang pinto na dun ka na pala talaga dapat pumasok. Para yun ang simula ng pagbabago ng buhay. Bye-bye! I-like nyo lang po ang subscribe button at the same time yung bell button, i-click nyo po para maging updated po kayo ng mga videos na ginagawa.